Singbilis ng ragasa ng tubig ang pagbabago ng mundo ngayon. Sumasabay sa agos ng teknolohiya, sumusunod sa daloy ng panahon. Pero sa gitna ng mabilis na pagdating ng kinabukasan, may mga lugar na tila naiwan sa nakaraan. Taong 2014 nang huli akong magtungo sa sitio na Suwak, Bongabong, Mindoro Oriental. Sa liblib na bundok ng mga katutubong mangyan. May mga motorsiklo nang nakakapasok dito, pero ilog pa rin ang nagsisilbing daan. 8 taon na yung nakalilipas mula nang huli akong bumisita dito sa sitio na Suwak sa Barangay Lisap. Parang walang pagbabago. Ganito pa rin yung ilog. Tapos kung matatanaw nyo dito, meron pa rin yung kawayang tulay. Pero higit sa peligrosong tulay, matarik na bundok at rumaragas ang ilog, mas nagmarka sa aking isipan ang mga katutubong mangyan na nakilala ko noon. Nung bumisita ako sa sityong ito noon, 2014, meron akong nakilala ang isang grupo ng mga bata na mga 12 years old, 13 years old. If I'm not mistaken, parang Ligawan yung pangalan yung pinaka-leader nila. Nakatira pa rin kaya siya dito? Teka, magtanong tayo. May kilala kayong Ligawon? Ligawon ang pangalan? Saan? Basta dito? Yung masunod yung tindahan. Kasunod ng tindahan po? Salamat po. Kilala niyo si Ligawon? Nasaan siya? Umalis. Nag? Puso. So apparently, nagpunta daw sa bundok si Ligawon para daw maghanap ng puso ng saging. Siguro para may pagkain sila mamayang gabi. Ito yung bahay niya. Mapapansin ninyo, mayroong salbabida dito. Natatandaan ko, ganyan din yung sinakyan namin noon nung ginawa namin yung documentary na Daang Ilog. Nilalagay nila dyan usually yung mga kalakal nilang mga gabi, luya at saka mga saging. Pinapalibot nila dito tapos pinapaanod nila sa ilog. So, baka nagpapaanod pa rin si Ligawon. Baka ganun pa rin yung trabaho niya hanggang ngayon. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa kaloob-looban ng sityo. Nahahati sa 7 grupo ang mga mangyan at nakakalat sila sa iba't ibang bahagi ng Mindoro. Pero ang pinakamahirap at sinasabing pinakaprimitibo sa lahat ay ang tribo ng mga bangon. Nakatira sa mga liblib na kagubatan, marami sa kanila hindi pa naaabot ng kalsada at makabagong teknolohiya. Ilan lang din ang nakapagtapos ng pag-aaral. Maya-maya, sa gitna ng aking paglalakad, isang grupo ng mga mangyan ang aking nakasalubong. Pamilyar sa akin ang ganitong tagpo. Para akong bumalik sa nakaraan. Apat na batang mangyan ang aking nakilala noong 2014. Si Ligawon ang leader ng grupo at kasama niya ang mga kaibigang sina Almin, Marvin at Erwin. Si Erwin ang pinakamaliit at pinakamasigasig. Makalipas ang 8 taon, ito na sila ngayon. Ikaw si Erwin?
Hi, kumusta? San si Ligawon? Ikaw si Ligawon? Ay, ako si Ate Cara. Natatandaan niyo pa ako? Hindi na. Natatandaan po. Natatandaan, mas mahaba pa buhok ko noon. Kayo mas ganito lang kayo noon. Maliit lang po. Ang laki niyo na. Guba na lang. Binata na sila ngayon. Pero tila walang pinagbago ang kanilang kabuhayan at kalagayan. Hanggang ngayon, nagbubuhat at nagpapaanod pa rin ng kalakal si Ligawon. Nung una ko siyang makilala, pinagsasabay na niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Dalawang araw po. Dalawang araw ang alin? Ang absent po. Bakit kayo kailangan mag-absent sa school? Kailangan namin ng pera. Ngayon, 22 taong gulang na si Ligawon. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral at nag-asawa na lang. Mag-aaral na po sana ko sa pababa, grade 7 po. Oo. Wala pong nagsuporta sa akin, kaya hindi po nagtigil na po ng pag-aaral. Tapos, anong tapos, ginawa mo? Nag-asawa na lang po. Tatlo na ang anak ni Ligawon. Ang pangarap na hindi natupad para sa sarili, sa mga anak na lang niya, pinapanaginip. Ano bang pangarap mo para sa mga anak mo? Pangarap ko po sa mga anak ko ay kahit na anong hirap na daranas natin, makatapos man lang sila ayos na po. Hanggat kaya ko po hindi. Ano? Hindi po silang magtrabaho. Hanggat kaya mo, hindi sila magtatrabaho? Apo, para sa kanila gagawin ko ang lahat. Sa edad na 12, si Erwin ang pinakabata noon sa kanilang grupo. Maliit man ang kanyang katawan, binabawi ito ng lakas ng kanyang loob at tibay ng pangarap. Hindi ko malilimutan ang simpleng pangarap noon ng batang si Erwin. Anong pinakapaborito mong pagkain? Ang aking kanin. Kanin! Makalipas ang 8 taon, ito na si Erwin ngayon. Hindi pa rin sumusuko at mas matayog na ang pangarap. Anong grade ka na? Grade 12 na po. Grade 12? Opo. O di isang taon na lang, magka-college ka na. Buwan na lang nga po ang bilang po. Ah talaga, buwan na lang? Gagraduate ka na ng grade 12? Opo. Kung dati ang pangarap ni Erwin makakain lang ng kanin 3 beses sa isang araw, ngayon, pangarap na niya ang maging kauna-unahang guro mula sa tribo ng mga bangon. Bakit pangarap mo maging teacher? Para matulungan ko po. Kasi yun po ang nakikita kong kwan dito. Mm-mm. Kulang na kulang po talaga sa kwan po, yung mga bata po. Gusto po namin na darating po ng yung araw na mga bangon na po mismo yung nagaturo po sa mga school po dito. Ito ang dahilan kung bakit puspusa ng pagtatrabaho ni Erwin. Nag-iipon siya ng pondo para makapasok sa kolehiyo. Kinabukasan, maagang nagtungo sa gubat sina Erwin at Ligawon. Nagbunga na ang kanilang mga itinanim at sako-sakong langka, saging at gabi ang ibibenta nila sa bayan. Makalipas ang isang oras, nakarating sa tabing ilog ang magkakaibigan. Ilang mga katutubong mangyan na rin ang nagdala ng kanilang mga ani. Sa dami nito, mahihirapan silang pasanin pababa ng bayan ang bawat sako. At dahil wala namang kalsada sa lugar, ang ragasan ng ilog ang gagamitin nilang daan. So far, ang dadalhin na sako ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So ngayon, nasa 17 na sako.
yung dadalhin nila, pero meron pa daw kukuning dalawa. So total of 19. Papaanurin nila ito dyan sa ilog for about 2 hours. Kasi otherwise, kapag hindi nila ginawa yun, kailangan nilang pasanin isa-isa yung 19 na sako ng kalakal. Medyo matagal-tagal yun. So, pinakamadaling paraan, paanurin dito sa mga balsa. Pagkatapos po. Pagkatapos nito, babalutan natin siya, tapos tatalian, tapos dun sasakay sa taas ang tao. Eh di malalabog ang saging? Hindi po kasi po yung may tangkay po yun. Bukod sa mga kawayang balsa, gagamit din sila ng mga salbabida na pagkakargahan din ng mga sako ng kalakal. Dito ko nakilala ang 12 anyos na si Noel. Sa hubog ng kanyang mga bisig, alam mong batak sa trabaho ang batang ito. Gano'ng karami yung hinahakot mo? Kalahati lang pong sako. Magkano yung kinikita mo doon kapag binenta mo? Mga 100. 100. Tulad ng maraming pamilyang bangon, pagkakaingin ang trabaho ng mga magulang ni Noel. Kulang ang kanilang kinikita, kaya napipilitan ng mga bata na magtrabaho para may pantustos sa pag-aaral. Sa edad na 12, grade 1 pa lang ang inabot ni Noel. Sa isang linggo, ilang araw kang nag-aaral? 4 po. 4 na araw. Tapos ilang araw kang nagtatrabaho? 3 po. 3. Oy, kailan ka naglalaro? Minsan naglaro lang po. Kasi napagod lang po ako. Hmm? Ano yan? Napagod. Pag napagod ka na? Naglaro. So kapag napagod ka na sa pagtatrabaho, saka ka lang maglalaro? Naalala ko si na Erwin at Ligawon. Ang mga bata noon, halos walang pinag-iba sa mga bata ngayon. So pag nakikita mo si Noel, anong naiisip mo? Naisip ko po na ganyan din po ako dati. Mm-mm. Hanggang sa ngayon po, talagang yun po ang aming pangarap. Parang paraan po para kumita po. Mm-mm. Kahit ano pong pagsubok na darating ay huwag po tayong sumuko. Mm-mm. Paglaban po kung ano pong tama. Mm-mm. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang mga bangka at salbabida. Sa unang bahagi pa lang ng ilog, halos lubog na ang kalahati ng balsa ni Naligawon dahil sa bigat ng kanilang kalakal. Here we go! Maya-maya, bumilis na ang agos ng tubig. Matagumpay naming nalusutan ang unang ragasa, pero iba ang sinapit ng balsa ni Naligawon. Sa bigat ng dala nilang kalakal, hindi kinaya ng balsa ni Naligawon ang ragasa ng ilog. Pero gaano man kapeligroso, tuloy sila sa pagpapaanod. At maya-maya nga, ako na nga!
Sa puntong ito, lalo pang lumubog ang balsa. Kumakalas na ang ilang saging pero si Ligawon, mahigpit pa rin ang kapit. Ganito rin ang sinapit ng balsa na nagkakarga ng daan-daang saging. Kumpara sa balsa, maliit ang chance ang lumubog ng sinasakyan naming salbabida. Pero dahil mas magaan, mas mabilis naman itong nagpapaikot-ikot. Sa bilis nga ng hampas ng tubig, nasira ang inuupuan kong kawayan. Pero tuloy lang ang pagpapaanod. Habang sinusuong namin ang mabilis na ragasan ng ilog, nasa likuran lang namin ang batang si Noel. Mas malaki pa sa kanya ang sako at salbabida na kanyang dala, pero tulad ni Naligawon at Erwin noon, lakas ng loob at tibay ng pangarap ang nagtutulak sa kanya para suungin ng lahat. Dahil sunod-sunod ang malalakas na agos, mabilis na nakakalas ang pagkakatali sa aming mga salbabida at balsa. Ang problema, 2 oras pa raw namin itong gagawin bago makarating sa panluan kung saan ibinabagsak ang mga kalakal. Nang marating namin ang panluan, dito ibinabagsak ang lahat ng mga kalakal. May mga negosyante ng nag-aabang sa mga prutas at gulay na ibinibenta ng mga mangyan. Ano ang bilhin ninyo sa gabi? 7 po, ma'am. 7 per kilo. Opo. Tapos ang luya, ang straight po ay 17. Straight ang tawag nila kapag hindi na nila pinipili yung luya kasi makikita ninyo merong mga luya na medyo malaki, okay. Merong maliit. Okay. Sako-sako ng gabi rin ang dala ng mga mangyan at nabili ito sa halagang 7 pesos lang kada kilo. 136. At ng oras na ng bayaran, 200 piso lang ang kinita ng bawat isa. Umasa si Erwin na mas papalarin sila sa dala nilang saging. Pero mura lang din pala ang bentahan nito. Binibilang na ngayon ng mga biyahero yung kanilang mga saging. So yung grupo nila ay na nang bibili ng mga saging. May 2 silang categories or tenor kung tawag nila. Ito yung big, tapos ito yung small. Ang bili nila dito ay 120 pesos. Per 100 pieces. Tapos, ito naman, yung small, 80 pesos ang binabayad kada 100 saging. Lumalabas na higit kumulang piso lamang ang bayad sa kada piraso ng saging. Dadalhin sa Maynila ang mga saging na ito.
Ayon sa mga biyahero, mabilis daw kasing umitim ang balat ng mga saging kapag nababa dito sa tubig. At dahil ipinapaanod ang mga saging sa ilog, mas mura ang bili nila rito. Nang matapos ang bilangan, umabot ng halos 7,000 piraso ng saging ang naibenta ng mga mangyan. Binili lang ito sa halagang 6,240 pesos. 7,000 piso, malaking halaga sa unang tingin. Pero dahil paghahatian pa ito ng halos 20 katao, lumalabas na tig 300 piso lamang ang matatanggap ng bawat isa. Noon ko naintindihan kung bakit ganun na lang ang pagsisikap ng mga mangyan na isalba ang bawat isang saging at gabi na nahuhulog sa balsa. Kung ganito nga naman kaliit ang kapalit ng kanilang paghihirap, bawat piso, bawat barya, mahalaga. Sa kabila ng lahat, patuloy si Erwin sa pagkapit sa pangarap. Naniniwala po akong darating pong panahon na yun po na wala na pong papaanod. Kasi po, baka po ay sa susunod po ay abot na po ang mga kalsada po. Sa lahat ng mga katutubong mangyan, ang tribo ng mga bangon ang pinakamailap. Dahil nakatira sila sa mga liblib na sulok ng bundok, marami sa kanilang hindi naaabot ng kalsada at teknolohiya. Kaya, sa edukasyon kumakapit ang mga batang bangon. Para sa kanila, ito ang tanging paraan para makatakas sa kahirapan. It feels so surreal kasi 8 years na yung nakalipas, pero yung mga bahay, parang ganun pa rin yung itsura dito sa Naswak. Parang wala halos pinagbago. Pero itong lugar na to, kasi nung nagpunta ako dito dati, natatandaan ko parang wala namang elementary school talaga. Meron silang parang annex building lang. Pero tignan ninyo ngayon, no? Talagang Naswak, Hatubuan, Bangon Elementary School. So, ang sabi sa akin, 2 years ago lang daw ata, nung talagang legitimate na na-recognize na as an elementary school itong lugar na to. So, I'm very happy na at least may elementary school na talaga sila. Mas marami ng batang makakapag-aral. Isa si Erwin sa mga nagtiyagang magtapos ng elementarya sa bundok. Ang problema, nang tumuntong siya ng high school, kailangan na niyang tumawid ng ilog at bundok para lang makapasok sa eskwelahan sa bayan. Naisip ni Erwin na tumigil na lang sa pag-aaral hanggang sa nakilala niya si Teacher Rhoda. Gusto ko talaga siyang matulungan. Mm-mm. Kasi siya ay bangon. Mm-mm. At ilan sa mga bangon ang may nakikita kong ganung eagerness na makapag-aral. Tinutulungan ko siyang humabi ng mga pangarap. Para di na kailangan maglakad ng malayo, inalok ni Teacher Rhoda si Erwin na tumira na lang sa bayan kasama niya. Kapalit ng libreng pagkain at tirahan, tumutulong si Erwin sa iba't ibang mga gawaing bahay. Tinutulungan naman siya ni Teacher Rhoda sa kanyang mga assignment at module. Kumusta naman? Medyo okay naman po. Oo. Kaso talagang mahirap po talaga kasi hindi po sa sariling pamilya. Ganon. Saka malungkot din po pag kon. Kaya kailangan po talagang tiis po. Malungkot din. Kasi? Nag-iisa lang nga po. Malayo ka sa pamilya mo. Malayo po. Oo. Ba't mo ginagawa? Para po sa pangarap po. Talagang gustong-gusto ko pong makatapos po. Grade 12 na si Erwin ngayon. Ilang buwan na lang, magkokolehiyo na siya. Desidido siyang tuparin ang pangarap na maging guro para iangat ang sarili at ang kanilang lahi. Kasi po, parang sa lahat po ng tribo ay halos bangon na lang po ang wala pa po pong nakakatapos na kung bagay huling-huli na po sa pinag-aralan yung mga bangon. Wala bang teacher na bangon dito? Wala po dito. Wala.
So halos lahat ng teacher ninyo, ng guro ninyo dito, puro mga anong tribo? Buhid po. Iba po ay Tagalog po. O baka ikaw na yung susunod. Sana nga po. Ano pong pangarap niyo para kay Erwin? Makatapos po siya, makatulong sa pamilya. Kasi sa panghirap po talaga ng buhay sa bundok. Ang hirap. Sabi ko, kailangan mong magkaroon ng maayos sa tahanan. Tapos yung mga anak mo, hindi mo na ititira sa tao para lang makapag-aral. Samantala, sa komunidad ng mga Bangon, nagsisimula ng magtayo ng high school sa bundok. Pero dahil kulang sa budget at suporta, hindi pa tapos ang konstruksyon nito at pansamantalang tumitira muna sa mga tent ang guro. Kung maipapagawa lang sana ito, hindi na kailangang magpaanod ng mga tulad ni Erwin. Hindi na nila kailangang magsilbi sa kabayanan para lang makapag-aral. Sa syudad man o sa bundok, karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Pero sa mga lugar na tila naiwan sa nakaraan, kailangan mo pang sumuong sa peligro para makamit ang karapatang ito. 8 taon na ang nakalilipas mula ng una kong gawin ang kwentong ito. Halos wala pa rin pinagbago. Sa susunod naming pagbabalik, sana hindi nalarawan ng peligro ang ilog na ito. Sana wala nang bata ang kailangan pang magbuwis ng kapalaran para lang umukit ng kinabukasan. At sana, sa tulong ng edukasyon, tuluyang makabangon ang mga Bangon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.